Magandang araw po sa inyo. Ako po pala si Gian. Ito po ang numero ni G. So sa video ng ito, pag-aralan po natin ang rational equation. So sa video ng ito ay matututunan ninyo kung paano mag-solve ng value of x or ng particular value ng isang variable. Okay? So wag na po tayo magpahuli pa at tayo ay magsimula. Number 2 naman, may tuturo ako sa inyong long method tsaka yung formal method. Yung long method tsaka yung short method. So, ito ang short method class, magiging applicable lang siya kung makikita mo sa left side and right side. Left side and the right side ay magkaiba na or iisa lang ang fraction. So, let us go for the formal way. So, let us now, tawag doon, copyin natin lahat ng kanyang mga denominators. Okay? So, to copy, copy all the denominators, which is, ayan. Okay? So, once na kinopya natin siya, i-distribute ulit natin siya dito sa part na to. So, 2, 3x, then, distribute this part, okay? So, that is 2 times x plus 5. Kasi nga, dinistribute lang natin to, dinagdag lang natin. Then, all over x plus 5. Okay? Then, equals, distribute mo to dito. So, si 3, then, i-copy mo lang yung denominators natin kanina. So, 2 times x plus 5. Okay? So, next, all over. So, all over 2. Kasi nga, yung part ng ano, part ng problem. So, sa part na to class, meron ba tayong pwedeng i-cancel? Yes, very good. So, the x, tsaka x plus 5. Now, para mas madali na lang natin makakuha yung way to solve this problem, si 3x, i-multiply na natin agad kay 2. So, 3x times 2, that is 6x. Then, equals. So, how about this part? Meron mo tayo pwede i-cancel? Meron. So, this is yung 2. So, ang matitira na lang is 3, then x plus 5. Next, 6x now is equals to 3 times x, that is 3x. Then, plus 3 times 5, that is 15. So, now, let us now obtain the value of x. So, 6x. Then, positive 3x, ilipat mo sa kabilang side ng equal, so magiging negative 3x. Then equals, yung positive 15 is mananatili lamang siya sa right side kasi constant po siya. So 6x minus 3x, that is 3x, then equals 15. To obtain the value of x, saan natin siya i-divide? Sa 3. So, 3. So, then cancel the 3, then x now is equals to 15 divided by 3, that is 5. So, the value of x in this particular given is 5. So, sir, ano po ba yung short method na ginagamit natin dyan? Plus, the short method plus, ano lang to? Applicable lang tong method na to kung ang fraction ng left side ay isa. Ito, isang fraction lang po kasi ito eh. Okay, then equals yung 3 halves. Then, take isa lang din po sila ng fraction. So, ano yung gagawin po natin, sir? So, paggawa nito, para makakuha natin, is to cross-multiply. I-multiply mo ito. Ayan. So, 3x, then times 2. Then, equals, let us use green. So, ito, i-multiply mo dito, or pagsamayin mo muna para hindi ka mahirapan. Okay? Para hindi tayo mahirapan. So, this is, okay, so this is 3, then x plus 5. So, 3x times 2, that is 6x. Then equals 3 times x, that is 3x, plus 3 times 5, that is 15. So, next plus, so ang susunod na gagawin natin is 2, 6x, then si positive 3x, ilipat mo lang sa left side, magiging negative 3x. Then, bring down mo yung 15. So, 6x minus 3x, that is 3x, then equals 15. Then next, obtain the value of x by divide it by 3. So, cancel yung 3, then x. So, 15 divided by 3, which is same, that is 5. The short method and also the our formal method is same, okay? So, ngayon, confident ka na ang sagot ay 5. No, ngayon, titignan natin sa checking kung tama. And let us go proceed for checking. So, sa pag-check, kaya ang sagot natin ay 5. So, let us change the value of x to 5. So, 3 times 5,
then 5 plus 5, then 3 over 2. So 3 times 5, that is 15, and then 5 plus 5, that is 10, and then 3 over 2. Sir, mukhang niloloko mo ata kami kasi di naman nag-equal eh. So let us simplify 15 over 10. So 15 over 10, saan kaya natin siya pwedeng i-divide sa tingin nyo? Saan natin siya pwedeng i-divide? Exactly, sa 5. So sa 5 natin siya i-divide. So 15 divided by 5, that is 3. And then 10 divided by 5, that is 2. So 3 halves. So 3 over 2, then equals, then, yeah, 3 over 2. So tama po yung value natin na x equals 5. Okay, let us proceed now to our last problem. In our last problem class, we have 2x all over 3x minus 1 plus 1 half equals 5 over 4. So, copying a formal way, gawin na lang natin, yun lang talaga yung magagawa nating paraan. No? 3x minus 1 times 2 times 4. Class, ako ulitin ko, disclaimer lang. Depende pa rin po sa teacher kung paano nyo ito isasolve. No? Yung approach niya. Pero ang pinuturo lang Sir Gian dito is yung parang pinaka the best way na i-re-recommend niya na sa inyo. So, i-multiply mo lang po. So, this is 2x. Then, copy the set of all denominators na kinopya natin. 3x minus 1 times 2 times 4. Then, all over 3x minus 1. Then, plus, distribute mo ulit dito. Plus, kahit yung 1, huwag nyo na pong kopyahin. Kahit yung mismong mga denominators na lang ang kopyahin natin. 3x minus 1 times 2 times 4. Then, all over 2. Next, equal. So, i-distribute mo ulit siya dito. So, that is 5. Then, change, distribute. So, magiging 3x minus 1 times 2 times 4. Oh, sorry again. Diba yan? Yan. Times 4. Then, all over 4. Okay, next. So, let us now remove all the what? I-remove na natin lahat ng mga denominator. So, ano pwede natin i-cancel? Yung 3x minus 1. Since ang natitira na lang is 2x, sige, himayin natin. Times 2 times 4. Plus, this one, ano pwede natin tanggalin because of they are same? That is yung 2. So, this is 3x minus 1 times 4. Then equals, how about this part? Okay, yung 4. So, wala na yung 4. So, magiging 5 times 3x minus 1 times 2. Okay, how about now, as you can see class, no? Tanggalin na natin lahat ng parenthesis by multiplying the terms. So, 2 times 4, that is 8. So, syempre, may natitira pang parenthesis dyan. Plus, distribute mo yung 4 kay 3x. So, 4 times 3x, that is 12x. Then, minus 4 times 1, that is 4. Then, equals. So, dito class, sa part na to, kahit ang magandang unahin mo na lang ay yung mga whole numbers mo na para hindi ka mahirapan. So, 5 multiply kay 2, that is 10. Then, copy mo na yung 3x minus 1. So, next, let us multiply 2x and 8. 2x times 8, that is 16x. Plus, 12x minus 4. Then, distribute 10 to 3x, so that is 30x. Minus 10 times 1, that is 10. Okay? So, next, medyo mahaba ah. Okay, so next, 16x plus 12x minus 4. So, ibaba sa 16x plus 12x. Then, si 30x, since may variable siya, ilipat natin siya sa kabilang side ng equal. So, magiging negative 30x. Then, si negative 10, i-bring down mo kasi nasa right side na siya. Itong negative 4, ililipat natin siya dito sa right side, magiging positive 4. Now, 16x plus 12x, that is 28x. Okay, 28x minus 30x. Then equals negative 10 plus 4, that is negative 6. Next, 28x minus 30x, that is negative 2x. Then, negative 6. Now, let us obtain now the value of x.
So, saan natin siya i-divide? Very good. So, negative 2. So, divided by negative 2. So, cancel all of the 2. So, x. Then, negative 6 divided by negative 2. Dahil pareho ng sign is positive 3. Now, since the answer is positive 3, let us go now for check. Let us check now before we end this video. Okay? Yeah. So, this is x equals 3. Okay? So, 2x all over 3x minus 1 plus 1 half equals 5 over 4. Change the value of x to 3. So, 2 times 3. Then, this one, change the value of x to 3. 3 times 3 minus 1 plus 1 half. Then, equals 5 over 4. Next, 2 times 3, that is 6. Then, 3 times 3, that is 9 minus 1 plus 1 half. Then, equals 5 over 4. Next, right after that, 6 all over 8 plus 1 half. Then, 5 over 4. Si 6 over 8 plus, simplify na natin para mas medyo madali. So, saan natin siya pwedeng i-divide? Okay, 2. Yan. 6 divided by 2, that is 3. 8 divided by 2, that is 4. So, ang matitira na lang is 3 fourths plus 1 half is equals to 5 over 4. Okay. So, dapat daw plus sa final part, kailangan daw 5 over 4, kailangan daw si 3 fourths plus 1 half ay magiging 5 fourths. Sige po. Let us do this. 3. Gamitin natin ang ibang kulay. Siguro ang kulay na maganda ay blue. Yan. So, 3 fourths plus 1 half. Kailangan daw maging 5 over 4 to. So, gawin natin to. Ito na yung technique. So, 4 times 2, that is 8. Do not forget the addition sign. So, 3 times 2, that is 6. And then, 1 times 4, that is 4. Then, 6 plus 4, that is 10 over 8. So, we do simplify. Simplify natin siya by dividing 2 kasi pareho naman sila pwede i-divide sa 2. Wala na pong iba. So, 10 divided by 2, that is 5. And then, 8 divided by 2, that is 4. So, this is our answer. So, ibig sabihin, tama yung answer natin na x equals 3. Cut. Maraming salamat po sa inyong panonood. I hope na sana may natutunan ka sa simpleng video ni Kuya G. At huwag mo upong mag-atubiling mag-subscribe ka, mag-like, mag-share ka sa mga ng mga videos na ito kung may natutunan ka at i-share mo din sa iba para mas matutunan pa rin nila talaga yung mga mathematics tutorial. Okay? Muli po ako po si Kuya G at ito po ang numero na G. Nagsasabi sa inyo na isang makasasayang. Goodbye. Dahil nga imposible gawin maling diskarte.